Hello guys, welcome back to my channel, okay? Ayan, awa po ng Diyos, meron naman po tayong panibagong vlog, okay? So, ang vlog po natin today is video camera test ng ating Xiaomi Redmi Note 9, okay? So, ayan guys, so kung may balak po kayong bumili ng Redmi Note 9, eh maganda po mapanood nyo muna ito para po makita nyo kung okay ba ang camera niya sa pag-video. So, ayan guys, so I think proceed na po tayo sa ating mga video test. Okay, so by the way guys, ako po si John and you're watching Pambansang Banlag, Pambansang Baluga channel. Okay guys, so ang ano nito guys ay front camera. First, 1080p, 30 frames per second. Okay, yan ang ano niya, medyo magalaw. Wala po tayong stabilizer dito. Okay, so yan. Handheld po yan, handheld. Okay, kamay lang po ang ginagamit ko dyan using a tripod. An ordinary tripod. Okay, so ayan. So, okay guys, ha. Ikot tayo. Okay, yan, ha. Nakikita nyo ba yung magalaw, no, guys? Ayan. Ayan, guys, okay. Ayan, okay. Try naman natin ng 720p. So, ito naman, guys, sa 720p, 30 frames per second. Okay, ayan, ha. Medyo magalaw din, guys, at saka ayan, halos hindi na makita yung ano, yung paligid dahil naka-focus siya sa mukha ko. Okay. So, ayan guys. Okay, so I think proceed na tayo nito sa back camera or main camera natin. Okay guys, so dito naman guys is a 1080p, 30 fps, 30 frames per second. Okay, main camera ng Redmi Note 9. Okay, so ayan guys. Ayan, naglalakad na po tayo niyan. Ayan, oh. Medyo maganda talaga yung pagka meron tayong EIS or Electronic Image Stabilization. Ayan guys, oh. Oh. Ordinary na tripod lang po yung ginagamit ko dyan. Wala po tayong gimbal or whatever. So, ganyan po ang itsura niya guys, oh. Paliwanag naman guys, eh. However, ang napansin ko lang dito guys, pagka lumiliko, ililiko natin siya ng ganyan. Ayan. Parang medyo mararamdaman nyo na hindi smooth yung pagliko niya. Unless siguro kung gagamitan natin siya ng gimbal. So, ayan guys. 1080p, 30 frames per second. Okay. So, tatakbo naman ako guys. Ayan guys, oh, nakita nyo. Kahit na tumatakbo ko, nag-ano pa rin siya guys, nag-i-stabilize pa rin naman siya kahit papano. Although meron lang konting parang matrix type. Anyway guys, so proceed na tayo sa 720p, 30 frames per second sa back camera natin. Okay, dito naman guys ay 720p, 30 frames per second. Okay, so tatry natin siyang maglakad. I'm not using any gimbal. Okay, handheld po ito, using an ordinary tripod. Okay, so yan, naglalakad na po tayo. Yan, okay rin naman pala yung electronic image stabilization niya even with 720p. And however, medyo lumabo lang siya kumpara sa ano, sa 1080p. And then, tingnan naman natin yung pa-side. Okay, medyo may matrix sa lagging thing pa rin talaga siya. So, ayan guys, try naman natin tumakbo ulit para sa 720p. Okay. Okay, so halos ganun lang guys, parang lumabo lang talaga siya. Pero working naman yung ano, yung stabilization niya, yung image stabilization. Okay guys, so proceed tayo nito siyan sa ultra wide video. Okay. Okay, 0.6x, okay. Ultra wide video. 1080p, 30 frames per second. Ayun. Hindi ako nagkakamali, yung lower megapixel yata ito, guys. Pagka ultra wide na ganito. Sa back camera. So ayan siya. Then, pagkabalik natin, tatakbo tayo ulit. Tingnan natin siya sa pagliko.
Ano, talagang meron talagang lagging si Note 9 pagka ginagamit natin yung camera through sa pag-side ng camera. Okay, so ngayon naman itumakbo tayo. Yeah. Okay. So I am again using an ordinary tripod. Okay. Working naman yung ano, yung stabilization niya. However, talagang medyo malag pagka pa-side yung galaw natin ng camera ng cellphone pala, I mean. So yan ang 1080p 30 frames per second na ultra wide 0.6x zoom out. Okay. So yan, proceed naman tayo sa 720p 30 frames per second ultra wide 0.6x. Okay, so dito naman guys sa 720p 30 frames per second. Ayan, walking lang tayo using an ordinary tripod. Okay. Redmi Note 9 again, 720p ultra wide 0.6x zoom out. Okay, medyo lumabo lang talaga. Ayan guys, oh, medyo lumabo lang. Kumpara sa 1080p, medyo lumabo siya. Okay, so subukan naman natin tumakbo ngayon using an ultra wide 0.6x. Okay, medyo ano talaga. Ayun guys, mas lalong lag pagka ultra wide na ganito. So ayun guys, pagka pa-side din talagang medyo parang meron siyang matrix or deleting na tinatawag o parang ganun. Pero overall okay naman. 1080p 30 frames per second low light evening time check 8 o'clock, 8 p.m. walking. Running. Seven 20p, 30 frames per second. Low light masyadong. Walking. Evening, 8 o'clock p.m. Dito naman po sa video na ito guys ay tumatakbo ang ating sasakyan. Okay, so handheld po siya niyan. Hawak-hawak po siya ng nasa passenger seat. So ayan guys, habang umaandar. So okay naman guys ang ano niya, okay naman ang feedback and response niya sa pag-detect ng mga images while taking a video. So yun guys, panoorin nyo guys. So yun guys, ano ba ang verdict natin sa Redmi Note 9? Ay para sa akin guys, unahin muna natin siya sa mga advantages niya, okay? Ang unang-unang advantages niya siguro na masasabi ko guys is yung back camera niya is merong electronic image stabilization of course, and then yung ano naman, yung selfie camera naman guys, gumaganda yung mukha natin sa pag video natin or
simply by taking a picture using the selfie camera, gumaganda. Actually, yan kung napapansin nyo guys, oh, may mga tigyawat ako guys na tinatago niya. So, yan ang pinakamalaking advantage ng Redmi Note 9. However, yun nga lang guys, yun ang ano ba ang masasabi ko naman ng mga disadvantages. Yung disadvantages na masasabi ko naman guys is yung alam niyo yung pag kunyari guys, 'di ba, yung lagi kong binabanggit sa bawat pag video ko is pagka pa-side yung movement ng camera or pag ng video, doon nagkakaroon ng parang lag or matrix effect na parang delay yung ano niya, yung parang nag ano bang tawag sa ganun guys, yung para siyang nanginginig. And then pag tumatakbo ko, usually, di ba, nakita nyo naman, meron siyang parang motion na nagbe-blur. So, yun ang ano, pero usual naman yun sa mga camera, sa mga cellphone na ganito guys. Usual lang naman yung gano'n. Tsaka ano guys, di ba, nung nakita nyo yung video na low light, yung gabi na, medyo malabo talaga guys. So, actually, kahit yung mga pinakamahal na action camera, usually lumalabo talaga yung kuha nila once na nag-low light na tayo. So, yun ang isa pa sa mga disadvantages niya. Pero, usually, hindi na counted yun as disadvantages kasi usually, kahit na anong camera pa yan, actually, pagka dumilim na ang balikit, talagang mahirap na silang palinawin. I mean, yung camera, mahirap na siyang sumagap ng magandang video. Unless, yung camera nyo, yung pinakamahal na camera na ginagamit talaga sa mga movie, di ba? So, yun ang masasabi kong mga disadvantages. Pero, usual naman yun, guys, sa mga price range ng ganito. And at the same time, usual yun sa mga cellphone talaga. Naman yung ganun. Pero, yun nga, for the price of 5,800, 6,000, pagka sinakasale to guys, ganyan na lang ang price nila. Pero pagka po regular price ito at hindi sale lang Lazada or Shopee, nasa 8,000 ito or 7,990. So for the price of 5,800, nung ang last na mid-year sale umabot pa ng 5,400 ito for 5,400 ah. Dahil yun sa mga voucher and discounts ng online. So ano pa ba ang yung disadvantages naman na isa pang naiisip ko guys is yung ano yung yun nga, wala siyang stabilization sa selfie camera. So kapag gagamitin niyo siya for vlogging or for simply taking selfie videos, magalaw. So hindi niyo siya mai-enjoy masyado. Dahil yun nga, masyadong magalaw, lalo na kung handheld lang, kung gagamitan nyo lang siya ng kamay or simply mga generic na tripod, huwag kayo mag-expect masyado ng magandang stabilization when you use it, lalo na yung selfie camera. Siguro guys, kung talagang gusto nyong gumanda yung pag-take natin ng selfie video dito, I think you must buy a decent type of gimbal. Marami ang mga gimbal sa online. So, mamili na lang kayo guys kung ano yung ano. Kaso nga lang guys, ang problema lang sa gimbal, halos parehas na po ng presyo ito ng cellphone. Lalo na kung yung gimbal na yun, medyo kilala at yung mga magagandang klase. So, siyempre, mapapaisip ka kung bibili ka pa ba ng gimbal o another cellphone na lang ulit, di ba? Pero kung siyempre, kung passion mo talaga yung pagbibideo, kunyari may plano ka talagang mag-vlogging, obligado kang bumili ng gimbal kung ito yung cellphone na gagamitin nyo, ha. Ngayon, kung kunyari may budget naman kayo guys at yun nga, mas clear ang gusto nyong camera at talagang maaasahan nyo for vlogging, both selfie and back camera, masasuggest ko guys yung mas upgraded na model na bilhin ninyo. However, yun nga, medyo talagang tempting kasi itong price nitong Redmi Note 9. Kasi isipin nyo nga naman, 5,500 and you get something like this. 4GB of RAM, 128GB of memory, diba? Napaka-mura nun guys, for 5,400, 5,500 pesos lang. Ano pa bang, kahit sa ang brand guys, wala kayong mahahanap na ganun, sa specs na ganun. Octa-core na. And
Ayan, maganda naman ang ano niya, maganda naman ang camera niya, maganda naman ang feedback ng audio natin. So, ayan guys, yun ang mga advantages and disadvantages ng Sony na nakikita ko. And ano pa ba? Siguro guys, yun nga, kung limited or kapos ang budget ninyo, I suggest that you go with here. Kasi okay naman guys, panalo siya. Actually, this is my first vlogging cellphone. Ito yung ginagamit kong pang-vlog talaga. Actually, for 5 months ko rin yata ang ginamit ito for vlogging. So, malaking tulong guys. Kaya kung pasimple-simpleng vlog lang, depende naman kasi yan guys eh. Actually, ang vlogging, ang sikreto niyan guys, yung lighting. So, siyempre guys, kung maganda yung ilaw nyo, at maganda rin naman yung audio quality ng pagkaka-record nyo sa mismong gadget ninyo, cellphone or mapa-action camera pa yan, nandun yung sikreto guys, wala sa performance ng cellphone yan. Kumbaga, hindi naman natin masyadong ginagamit ang performance kung gagamitin natin is yung camera. Kasi ang importante dyan guys, yung naipaparating nating mensahe sa vlogging. Okay, so ayun guys, so ano pa ba? Kung meron po akong nakaligtaan, like for example, meron akong nakaligtaan na info at gusto nyong itanong, huwag po kayong mag-hesitate mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking makaya. So yun guys, thanks for watching. Till next time, once again, sana huwag po kayong magsawa sa pagsuporta ng aking channel para po gumawa pa po tayo ng mga informational videos na tulad nito para po makatulong tayo, di ba? So kung nagbabalak kang bumili ng Redmi Note 9, so ano guys, subukan nyo. Sulit, super sulit. At saka kung hindi nyo siya magustuhan, hindi nyo man siya magustuhan pagka nabili nyo na siya, ibenta nyo. Marami po ang mga buyer ng Xiaomi ngayon sa mga panahon ngayon. Walang hesitations, no regrets, I guarantee. So, yun guys, thanks for watching. Till next time, bye for now. Bye!